Papagas tayo mga ka-riders at isang bar na si RFI natin. Pero marami pa po yan, mga nasa 4 na litro mahigit pa naman yan. Okay, update na rin tayo sa gasolina as of November 26, 2023. Ang ating special na gasolina, ayun po, lapitan na natin ha. Alam, itong kanilang digital sa taas, medyo hindi ko mabasa, putol-putol. Okay, dito tayo sa malapit, ano po. Okay, sa diesel po, 53.28. 28 ba o 20? Sa kanilang Maxi Green. Dito po ito sa Uno Fuel Station, ha? 56.09. At sa Maxi Power po ay 56.80 ba? Ah, grabe, mas malabo pala dito. O 57, ayan pala, kita rito. 57.09. Okay, mahal po ng piso dito sa special. Pero special po ang pinapakarga natin. Eh. Okay, tara na. Pero hindi tayo magse-cellphone pag nagpapakarga. Baka delikado po. At baka tayo rin ang mapinsala. Magka-problema. Okay, gagas lang po taglit, ha? Okay, ayan, mga ka-riders, eksakto 300 pesos yung biniyara natin. Ayan, full tank na tayo. Hindi ko lang nakita kung ilang litro ang nadagdag. Pero ano po yan? Siguro mga nasa, kung 57 ay mga nasa 5 liters mahigit ang nadagdag. Okay, siguro sama muna kayo sa akin, ha? At meron lang tayong pupuntahan isang lugar na doon tayo magkukwentuhan. Okay, sige. Stay tuned po mga ka-riders. And welcome back mga ka-riders. Nandito tayo ngayon sa Villa Victoria Road. Alam nyo, itong kalsada pong ito ay hindi dinadaanan ng mga pampasaherong jeepney. Siguro mga tricycle lang pag ma shortcut po ito eh, papuntang Victoria Laguna galing Villa. Pero alam nyo mga ka-riders, ito pong lugar na to ay ginagamit na racetrack ng mga kabataan natin, ng mga karerista. Pero alam niyo po, kung mapapansin niyo sa ating channel, hindi po tayo nag-encourage ng ganyang pagkakarera o top speeding. Kung mapapansin niyo, siguro madalang ako makapag-vlog ng mga performance ng motor, mga yun nga, pagkakarera. Although marami pong nagsasabi sa akin, nakikiusap na i-vlog ko puro yung gandong pagkikipagkarera. Pero alam niyo po, tinatanggihan ko kasi malaki po ang responsibilidad natin mga vlogger kapag tayo po ay nag-vlog ng gantong mga content, mga nagkakarera, lalo't walang mga helmet, ay ano po, parang nag-i-encourage na rin tayo na lalo na sa kabataan na maingganyo na makipagkarera. Kasi syempre, ang mga kabataan po natin yan, iba na po eh, mga agresibo, mga adventurous, kaya sigurado ano nila yan, gagawin nila makipagkarera. Pero syempre, sa akin po talaga ang pinaka-content ko, mas pinapriority ko po, kung mapapansin nyo sa aking channel, puro motorcycle review. Wala po akong ginagawang racing-racing, ano po. Kasi lalo na yung top speeding, ayan.
para sa akin po kasi mga riders, ito by the way, ano lang po ha, personal opinion ko lang po ha, kung may mali po, sige okay lang po, mag-comment po kayo, itama niyo po ako. Pero para sa akin po talaga, ang priority ko po ay yung safeness nating mga rider. Kasi po, kung lagi kong ipapakita, ayan, minsan naaano kong aho, may pagkakamali rin ako, nagta-top speed din po ako eh, pero tinigilan ko na po. Kasi alam niyo po mga riders, yung ano mga performance ng ating mga motorsiklo, sigurado merong diyang mga talagang matutulin, mabibilis at merong mababagal. Pero wag po natin anuhin 'yon, isipin sa ating motorsiklo, importante maganda performance kahit hindi siya maganong sa top speeding ay maasahan natin siya pagdating sa serbisyo sa atin. At 'yun naman po talaga ang mahalaga para sa akin, yung meron tayong mga gamit, anumang brand niyan, mapa China, Taiwan, India, Japan, or Italy na gawa ng mga motorsiklo, yan naman po ay pare-pareho lang. Ang importante, tayo po ay ligtas. Dahil alalahanin po natin, ang buhay po natin ay napakahalaga. Isa lang ang buhay natin, kaya kung hindi natin iingatan sa isang igla, marami tayong maiiwanan mahal sa buhay. Kaya, ano ho, hanggat maaari, huwag na tayong makipagkarera. Wala naman po talaga tayong mapapala sa pagkikipagkarera. Okay, yung iba nagpupustahan, pero alam nyo po, yung ginagawa nilang pustahan ay parang yung buhay nila ang sinusugal nila pagka ganito makikipagkarera. Alam naman natin, lalo na sa kabataan, hindi nage-helmet niya mga yan. Okay, buti dito po ay under construction yung kalsada. Pero ito po talagang ano, kita nyo, tuwid na tuwid yung kalsada, kaya ginagamit pong racing track ito ng mga kabataan natin. Ay, napakaginhawa po dito talaga dumaan. At kita nyo, presko ang hangin, magaganda puno, tas palayan po yan magkabila. Kaya sana mabantayan tong lugar na to, ano po, para naman huwag nang gamitin na karerahan ng ating mga kabataan. Okay, may pupuntahan po tayo eh. Naalala ko lang talaga, matagal ko nang gustong ikawa ng content itong kalsada na to. Dahil talagang sana sa maliit na pamamaraan ko po, makasagip tayo kahit isang buhay na mapabago yung mindset pag napanood po itong video na to, na talagang hindi dapat nakikipagkarera. Siguro kung makikipagpustahan, ilaan na lang sa pagpapaganda ng motor, pag-upgrade, di ba? Ipunin, lalo ngayon magpapasko kung gusto mong bumili ng bagong motorsiklo, di ba? Ilaan natin yung ating isusugal sa pagkakarera. Pero syempre, ito naman po ay pansarili ko lang, ano po, hindi ko naman po dinidiscourage yung mga karerista. Pero syempre, karapatan nila ho yun. Wala tayong, ano ron, against sa kanilang karapatang makipagkarera. Kasi syempre, yan po ay nakakataas din talaga ng moral yung pakikipag-compete, ano po. Kaya lang, syempre, alalahanin natin, buhay po talaga nakataya. Lalo na sa mga drag racing na nangyayari, yung mga binabalatan yung kanilang mga motorsiklo, ginagawang gulong ng bisikleta, inaalis ang mga bearings para gumaan, para mas maging mabilis. Alam nyo, ano ho yun, talagang karapatan yung gawin yun dahil kayo po ang may-ari na yung mga motorsiklo. Pero sa akin lang po, yung sana maging ano tayo, aware na may mga nai-influensyahan din tayo ng mga susunod na generation natin, yung mga kabataan din. Kasi hanggat nangyayari po yung pakikipagkarera, lalo't illegal. So yun po mga sports na alam naman natin, may mga racing track, talaga may competition na motor racing o anong klaseng pakikipagkarera, ay wala mo problema yan. Talagang bahagi na po yan ng ating ano, economy, yung pakikipagkarera talaga. Pero ang sinasabi ko lang po talaga ay yung ano, kaligtasan ng ating mga riders. Okay, eto, kakakwento ko, nalibang ako. Ito na po tayo sa Victoria. Shortcut po talaga ito. At hanggang doon na lang po mga riders. Sana ay nakatulong po sa inyo itong ating kwentuhan. Ano po, yung kagaya na sabi ko kanina, kung merong isa o dalawa tayong tao na ma-encourage na huwag na sumali sa mga kare-karera, ay malaking bagay po yun, ha? Para na rin tayo nakapagligtas ng buhay. Okay, hanggang sa muli mga riders, like, comment and subscribe po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at panonood sa ating munting channel.